Chemistry isn't just about one subject. Tama ba yung sinasabi? Nabulol ako ulit. Paano nga ba inaaral ang chemistry? If you want to have an idea or some tips on how to study chemistry or basically anything that consists of books, PowerPoint, and stuff, and calculations, and more and more and more, just keep on watching. Hola, hello, Annyeong! It's Merry Christmas! So we're back with another video, guys. Sorry, nawala ako ng medyo 2 weeks. Pero promise, this week, babawi ako. And this is one of the videos I'm gonna upload this week. Kasi I decided to upload 2 videos this week kung kakayanin ng aking powers. So without further ado, let's head on to the video. So ayun nga, guys. Finals is coming. So I decided to create this video para naman kahit papano makatulong akong maka-ace ng test to the people out there or sa mga taong nanonood sa akin. Hi sa mga friends ko at sa friends ng ate ko kasi feel ko kayo lang yung nanonood ng video ko. So, ewan ko, ano ba? So, actually, I decided to create this video kasi may nag-comment dun sa previous video ko na A Day in My Life by a first year chemistry student. Shout out to Sarah Grace who commented na sabi niya, ano naman po, how to study chemistry. So, eto na, Sarah Grace, I'm creating this video for you and for the people out there who needs inspiration and motivation to study and open that PowerPoint. So, if you want to have an idea or some tips on how to study chemistry or basically anything that consists of books, PowerPoint, and stuff, and calculations, and more and more and more, just keep on watching. So, ngayon pa lang, magsasorry na ako kasi meron akong copy dito ng mga tips ko. Actually, I created a script for this video. So, tinitingnan ko yung script ko dito. Kaya, sorry kung patingin-tingin ako dito sa side na to kasi nandito yung script ko. So, disclaimer lang guys, yung lahat ng sasabihin kong tips are the things that works for me and hindi ko parang pinopromote na ito yung nagwo-work for the majority ng chemistry student. I wanna start this video by giving you an idea kung ano ba yung course ko. My course is BS Chemistry, which is lagi ko naman sinasabi, and siguro, akala nyo, yung chemistry na course, ang subject lang niya is chemistry. No, mali po. Hindi lang chemistry yung subjects na tinetake up namin. So, for example, meron din kaming mechanics, which is our physics, anachem, which is our main chemistry, calculus, which is our higher math, Filipino, theology, MMW, NSTP, and PE, which are general academic subjects or yung tinatawag natin minor. Pero kasi sa amin, ayaw namin tinatawag siyang minor. We call it general academics or GA subjects. So, with that being told, ngayon na may idea na kayo kung ano yung mga subjects na tinatake, let's start with the tips, okay? Tip number one. Set your goal. Your mindset. So, bakit ang daming so? Diba, napakadaling gawin ng isang bagay kung yun yung tinutubok. Ano daw? Napakadaling gawin ng isang bagay kapag ang puso at isip mo, yun yung tinitubok or yung sinasabi. Dun ka lang nakafocus. Diba, guys? Parang, ano lang yan eh. Kung ano yung mahal mo, lahat gagawin mo para dun, diba? Ganun. Ano daw? Kung ano yung gustong-gusto mong gawin, di ba parang lagi kang inspired gawin yung mga bagay na yon? Kasi nga, gusto mo yung ginagawa mo. So, if you're distracted kasi or your heart wishes to do something else, you can never focus. And that will result to you not learning. Iba pa rin kasi yung taong may inspirasyon sa mga ginagawa niya. Compared dun sa taong ang bilis mawala ng gana kasi hindi niya gusto yung ginagawa niya. Huwag mong i-take yung course ng chemistry kung ibang tao yung may gusto nun para sa'yo at hindi yun yung para sa sarili mo. Hindi mo gusto yun para sa sarili mo.
So yeah, you have to set your goals, set your mindset. So by setting goals, I mean, kunwari, by the end of the SEM, kailangan maka 1.75 ako on the subject. Or kung naka-receive ka na agad ng, kunwari, quiz 1. Ay, quiz 1, mababa ako. Okay lang yan. Meron pang quiz 2. Huwag ganun. Kasi actually, aminin ko guys, ganun yung mindset ko nung first semester. Pero ngayong second semester, no, no, no. Hindi na pwede. Hindi na pwedeng ganun yung mindset. So, kailangan... As a person then, syempre, I'm not a perfect person. Pero, this is what I think I should share to you guys. Kasi, dito ako nagkamali. These are my mistakes. And these are the things that I'm good at. So, yun. I'm sharing you guys to set your goal and change your mindset. Be positive always. Kasi, if negative ka, lahat ng bagay sa buhay mo magiging negative. But if you're positive, nothing can ever destroy that positivity. Tip number 2. Tip number 2, I think, should be never go to class or take an exam without knowing anything. Honestly, guys, this is something I still am working on. Kasi ang hirap, lalo na ngayong quarantine, ang hirap-hirap niyang gawin. Hindi ko alam kasi parang iba pa rin kasi pag nasa school ka talaga eh. Iba yung nasa classroom ka na parang kinabukasan dapat makasagot ako sa recitation. Actually, this tip is really helpful and it's something I'm really working on talaga. Kasi gusto ko talagang may alam ako bago ako pumasok dun sa subject na yun. For example, analytical chemistry. Dun sa analytical chem namin, laging merong quiz after the discussion, which is a recorded quiz. So parang every day you have to prepare for that quiz or you have to prepare for that subject. Connected din siya actually sa tip number 1 eh. Kung yung mindset mo, ay gusto kong pumasok sa subject na to, di ba? You'll do anything to pass that subject. So yun lang. Never go to class or take an exam without knowing anything. Hindi na kasi mag-work sa college yung parang nagbasa ka lang. Yung parang ginanon-ganon mo lang yung... Ayun nga, sinasabi ko na this is something that I'm still working on. So, it's okay to ask for help. Kasi grabe, super thankful ako na nagkaroon ako ng super babait na blockmates which is always helping me out kapag nag-ask ako ng help. Hindi yung parang sinasabi nila, hindi ako pinagpapasapasahan, ganun. Ay, hindi ko alam yan eh, tanong mo kay ganito, ganyan, ganyan. Parang they always try their best. And if ako naman, pag pinagtanungan ako, I always give back din na parang sinasabi ko na parang, ay, ganito lang yan, ganyan, ganyan. Syempre, may alam ako na hindi niya alam, may alam siyang hindi ko alam. It's like knowing what you don't. Gets nyo ba yun? Ganun. So, it's okay to ask for help. It's okay to ask questions. Tip number 3. Take advantage of your resources. Super helpful nito, lalo na ngayong quarantine. Kasi lahat ng PowerPoints, lahat ng lessons, nasa Blackboard lang. So, ina-upload siya ng mga teachers namin. And it's super hard to understand the lesson pag puro PowerPoints lang and puro words. And actually, maganda naman yung mga PowerPoints na binibigay ng mga teachers namin. Nandun na lahat ng kailangan naming malaman. Pero, minsan, parang it's hard to understand. Pero kasi minsan yung mga PowerPoints, merong parts na bigla na lang lilitaw yung mga numbers or yung computations or yung sagot nandun na. Pero hindi namin alam kung ano yung step-by-step process. So what I do is I search through Chegg, Khan Academy, or Chem Library Text. These are the 3 sites that are super helpful for me. And shout out lang talaga sa profs ko sa Ana Chem Lab kasi talagang I super love doing the online experiments or the online simulations. I'm gonna show you guys kung ano yung itsura ng online simulation. Grabe guys, nakakatuwa talaga siyang gawin. And you can also do it guys if you are bored and you want to learn something about chemistry. It's a good way to explore. So, ang tawag dun sa simulations na ginawa namin is titration. Yung isa is gravimetric analysis. Actually guys, it helps na mag-post kayo ng mga chemistry related stuff tabi ng kama ko, sa tabi ng study table ko. Actually, natandaan ko yung periodic table by doing that. It's something that will boost not only your confidence but also your mental health.
Tip number 4. Mistakes are okay. Repeating is okay. Actually, this is a tip that I super, super relate on. Kasi, bago mag-start yung quarantine, kung napanood nyo dun sa A Day in My Life, meron dun akong experiment na ginagawa. And that experiment, I have to repeat. Kasi, mali yung cations na na-identify ko. So, inulit ko yun. Napaiyak talaga ako nung sinabi ng teacher ko na tama na yung sagot ko. Pero alam nyo guys, habang inuulit ko yung experiment, yung tumatakbo sa isip ko, parang okay, madali na lang to, ganun-ganun. Kasi chemistry isn't about who gets the correct answer first, but it's about what you did, the steps, the struggle you went through to find that perfect answer. Tip number 5 and the last tip that I should give you guys, napaka-importante nito. Teamwork. Friends, your chemistry family. Build chemistry, build relationships. When I entered College of Science, I was welcomed with open arms. Super bait ng aming chemsoc. Hindi ako nagdalawang isip na pinili ko yung tamang course because of them. Kasi yung kuya ko, chemist din. So parang may friends siya na chemist din. So parang ang number one talaga na in-advise na sa akin o nanghihingi ako sa kanya ng advice, sinabi niya talaga na magtulungan kayo kasi kayo-kayo lang din yung magtutulungan at walang iba. Shout out to my lab mates. Guys, alam niyo na yan kung gaano ko ka-thankful sa inyo. My 1 Chem 2 blockmates and 1 Chem 1. Grabe, as in super solid po talaga ng blockmates namin. As in 1 Chem 1 and 1 Chem 2. Opo, dalawang sections lang po kami sa chemistry but we are super, super solid. By building that chemistry and by building that relationship, hindi mo na notice that you are helping each other towards greatness together. Walang lamangan, walang maiiwan basta nagtutulungan. So, sana nakatulong lahat nung tips ko na sinabi sa inyo. And I know it's not more of paano talaga inaaral yung chemistry, pero it's in between, guys. Tandaan nyo lang yung 5 tips na yun and you will survive the first year of chemistry because I know I will survive chemistry. Ang last, bonus to. Bonus to, guys. So, yun lang. I'm gonna say to you that if you have to take a break, take it. Kasi guys, by taking a break, you're giving yourself leverage to keep going, which will help you survive the following years of DS Chemistry. Ayun guys, I hope nakatulong and nag-make sense lahat ng tips na sinabi ko sa inyo. And promise, super helpful niya for me. That's it guys, those are my 5 helpful tips which I think would be also helpful for you cause it's helpful for me. Ha? Ang daming helpful? Oh my god. So, ayun lang. Basically, sana makatulong sa inyo yung mga tips na sinabi ko. Kasi ito yung nakakatulong sa akin mag-excel sa subject na meron ako. That's it guys. Bye. See you. Paalam.